Inaprubahan na ng 11 sangguniang panglungsod ang resolusyon para sa isang negosasyon sa pagitan ni Mayor Vico Soto at ng mga may-ari ng lupa sa Barangay Kalawaan. Ito ay tinitignang gamitin bilang proyektong pabahay para sa mga nangangailangan at para sa iba pang pasilidad ng pamahalaan. Nasa proseso pa lang tayo ng negotiations doon sa mga nagmamay-ari ng lupa. In this case, yung National Steel Corporation at saka yung Development Bank of the Philippines. Sinabi ng chairman ng Committee on Land Use na si Councilor Kiko Rustia na sa laki at sa lawak ng lupang ito ay marami ang posibleng maitayong pabahay at hindi lamang nalilimita sa housing projects ang tinitignang gawin. Ang prosesong ito, syempre medyo matagal pa ang back and forth na to, pero we're really hoping talaga na maging fruitful yung negotiations ni Mayor Vico at ng mga concerned parties, yung mga may-ari ng lupa na to, kasi napakalaki ng property na to, 91,000 square meters. So imagine kung gaano po kalaki, kung ano-ano po malalagay natin dyan. Actually, hindi lang ito malilimitan sa pabahay. Ang goal nga natin, sabi ng mga kasama natin sa Puso, township kung tawagin. Pag sinabing township, hindi lang pabahay yan. Nandyan din po, magkakaroon ng mga government offices, magkakaroon po ng mga tindahan, magkakaroon ng means of livelihood. Kumbaga, all-in-one na komunidad na siya. And sa laki na itong property na ito, ma-address yung malaking bahagi ng mga nangangailangan ng pabahay dito sa Pasig City. Although syempre may mga iba tayong areas naman dito na na-acquire na rin ng city, na pag-aari na natin, natatayuan natin, makuha natin to, makahadagdag to ng malaki dun sa magiging lugar na pwede pa natin pagtayuan ng iba't ibang pabahay sa mga nangangailangan Pasigueño. Sa mga beneficiaries naman po, of course, syempre, ang pinakauna-una nating binibigyan ng atensyon sa mga nangangailangan ng pabahay, una yung mga nade-displace. So it's either yung mga napapatanggal sa isang property o kaya di naman yung mga nasa disaster zones or mga flood-prone areas. No? Sila po muna ang prioridad natin sa pagbibigay ng mga pabahay. And eventually po, titingnan na naman po natin ang criteria. Basta mahalaga, titingnan muna natin kung sino yung mga mas nangangailangan, yung mga nadi-displace nga po, yung mga napapaalis, yung mga nasa flood prone at disaster areas. And then eventually po, doon na po, yung Puso na po magde-determine kung sino po yung most na nangangailangan dito sa lungsod natin ng pabahay. And dahil nga sa dami na na-acquire natin properties at hopefully ito ma-acquire pa natin, once nabuo na yung plano para sa lahat ng properties na to, hindi ko ma-imagine na kukulangin pa tayo ng pabahay dahil napakalaki po ng mga nakukuha natin properties. Ito pa posibleng madadagdagan pa ng isang malaki. Hopefully, pagdasal po natin lahat na maging fruitful yung negotiation ni Mayor Vico doon sa property na to. Talagang ma-address po ng sobra-sobra yung pangangailangan ng pabahay dito sa lungsod natin. Mga kapwa Pasigueño, wag lang po sana kayo mainip. We're really working hard nga po dito sa 11 sangguniang sa pamumuno ni Vice Dodot, of course si Mayor Vico at si Kong Roman. Pinagtutulungan po namin talaga na finally po itong mga pangangailangan gaya ng pabahay ma-address na po. Ang pinakamahalaga po dyan ay makakuha tayo ng mga properties, ng mga lupa na malaki, na sapat yung sukat para mapatayuan ng maayos na pabahay. And meron na nga po tayong ilan, may nag-groundbreaking na tayo dun sa ilang properties din, may mga iba tayong properties pang kinukuha. Hopefully, ito madagdag nga tong 91,000 square meters. Basta, huwag lang po kayo mainip, pinagpupuspusan po namin lahat to. And eventually po, pag naayos na po namin lahat to at natuloy yung plano natin, napakaganda po ng mga itatayo natin pabahay dito sa lungsod. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.